So, ayun guys. So, ngayon ay papakita ko ngayon kung paano ako magpintura gamit ang Flexiband. Ito po ay hindi ko sinasabing tamang pamamaraan ng pagpintura. Ito po ay kung paano ko lang i-apply ang Flexiband. Kasi marami naman nag-a-apply ng Flexiband. Mga box maker natin na kasama dyan ay iba-iba din ang diskarte nila pag apply ng Flexiband. So ako, ipapakita ko lang kung ano yung diskarte ko sa pagpintura ng mga speaker box. Yun po talagang ginagamit ko, Flexiband. Nung una, iba-iba din ang paraan. Ngayon lang, nung nagsarili na ako ng gawaan ay nag-iba na rin ako ng diskarte pag gawa. Lalo na sa pagpintura. And ito, tapos ko na po itong masilyahan kagabi. Sa gabi kasi ako nagmamasilya para hindi masyadong maingay sa kapitbahay. So ayan, ito ang unahin ko muna ay MCB. Ito muna ang MCB na masilyahan ko na siya. So yun, anong ko na lang to, lilihain ko na lang muna bago pinturahan. See you guys. Guys, tapos ko na siyang lihain. Ngayon ko naman ay magsasala na ako ng semento. Ito. Ito yung salaan. Dapat maliliit lang yung salaan para hindi magbuo-buo. Kailangan talagang salain yung semento para hindi magbuo-buo yung paghahaluin mo na siya sa Flexiband. Ganyan lang guys. So, ang gamit ko pa nga pala ay ano, Eagle Cement Portland. Bali, hindi po lahat ng semento ay pwede sa Flexiband kasi minsan gumamit kami ng Apo. Yung Apo cement, hindi siya compatible sa Flexiband. Nagbubuo-buo. Basta mahirap siyang anuhin. May semento naman na madaling tumigas. Pag hinayaan mo yung ano, tumitigas, kinabukasan, tigas na yung mga sobra-sobra. Ang gamit ko dito ay ito, Portland cement. Ayan, sasalain ko muna guys. Kailangan kasi siyang salain talaga kasi minsan may mga buo-buo, mga bato-bato. Bumabara yun sa ano, bumabara sa spray gun. Maraming nasasayang. So yun na guys, no, kaya ako siya sinasala kasi nga ito gaya niya na may mga buo-buo.
Ayan o. Minsan marami yan pagka yung semento ay laging nakabukas na hanginan. Ang ginagawa ko, kung mapapansin nyo, meron siyang plastic. Pagkatapos ko ng bistay, magsala, ayan, tataktan ko lang yan. Itatali ko yan, tsaka ito. Ano ko rin ng plastic para hindi kaagad tumigas ang semento. Kasi pag nakasingaw yan, titigas agad ang semento, sayang naman. So, yun. Ang next ko ay maghahalo na ako ng flexible sa semento. Okay? So, yun guys, sa paghahalo naman, kukuha ka lang ng nakabukod na container. Tapos, isasalin mo yung flexiband. Ayan, depende lang sa gagamitin mo para sa box. Kasi, pagka nasobrahan naman ang halo mo, sayang din kung titigas lamang, ay napakamahal pa naman ang flexiband. Ano lang tayo ng para dyan sa ano, sa box nyo yun. Ito. Siya mga 1/4. Mga 1/4 gallon. Kaya mga 1 litro lang. Tapos ito naman, paglalagay ng ano, unti-unti lang. Paglalagay ng semento, unti-unti lang. Hindi natin pwedeng lagay na maramihan kasi pagka tumigas na nagbubuo, mahirap siyang tumawin. Wala ka kung kunti lang talaga. Agot mo lang kunti. Habang umiigat yung ang halot natin. So, ang hinahalo ko nga pala ngayon ay pang ano, pang first coating natin sa box. So, hindi siya masyadong malapot. Kasi i-roller ko pa siya, buong box ay babalutan ko ng ano, first coating at flexiband. Yun. Nagluluto ko yung yung first coating muna tayo. Okay. Yun, fast forward muna tayo guys. Ito po, tapos ko na siyang malapatan ng first coating. Ayan, buo po yan. Hanggang loob, yung maabot ng spray ng pang textured, yun po yung ating nilapatan ng first coating, yung ating halo. Ito na, yung natira ng pinangpahid ko doon. Ito, dinagdagan ko na lang ng semento para lumapot. Ito yung pang textured natin. Ito naman yung gagamitin ko. I-spray dyan. Bali, gagawin ko na lang po ng panibagong video ito kung paano ko ginawa para ma-share ko rin po sa inyo. Mura lang po ito. Ito eh, minsan may 60 pesos lang po nitong spray gun. Tapos gagawa ka na lang na itong. Ano, i-share ko rin po yan kung paano ko ginawa. Sa ngayon ay mag-textured po muna tayo. Thank you.
Inglis nito yung araw. So, hindi naman tayo mag-alag, sir. Good naman. Hintayin na natin matuyo bago lihain. Guys, yun na. Okay, kukulay na tayo. Guys, no? Unang patong pa lang. Dalawang patong kasi yan para makapal yung pintura, mag-light na light na light talaga yung pagka-red. Ang ganyan lang, guys. Lagyan ko lang ng karton yung pinaka-ano para hindi naman
kapalan yung pula doon pag nilagay na ng itim. Ayan. Medyo nakatutok lang siya sa araw. Maya-maya po eh, pwede na yung dublihan. Tapos patuyo na lang. Yun na guys, no, sa mga excited dyan makita yung finish natin, no, ito pwede na kahit hindi pa tuyo. Yan, yan o, no? Yan siya, dudublihan ko pa yan, kumbaga unang patok pa lang yan ng kulay itim, dudublihan pa natin yan siya. Kaya lang, baka hapon na kasi. Mga alas 3 na. Bukas ko na ito siya mapipinturahan yung harap. Para finish na talaga siya. Ito siya, kahit naman hindi pa masyadong tuyo. Pagka naulitan ko na ulit, nadublihan ko na siya. Mga 20 minutes, pwede ko na siya nalagyan ng corner guard. Pwede nang baliktarin. Tapos pinturahan na rin ng itim yung harapan. Kaya lang, wala ng araw. Hindi na kaagad siya matutuyo. Kaya papagpabukas na lang natin ito. Okay. Sige.
Okay. Guys, ayan na siya. Hindi na lang, isang patong na lang yan, finish na. Ganyan lang para yung plastic, yun ang magsisilbing harang sa pula, para hindi na malagyo ng itim. Okay. Is babaklas na natin ang plastic. So guys, tingnan natin. Oh, yun na. Oh, perfect. Oh. Uy. Diretso yun, oh. Yeah. Okay. You know. Pilit-pilit natin. MCB depicting. Fixture maximum
Okay.